ko lang na pagkaibig. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Thank you. Ayan! Yes! Good morning! Welcome to Pambansang Almusal! Yes. Good morning po sa inyo. Mga kapambansang almusal, sigurado kinilig kayo sa nakaka-LSS na awitin ang ating guest performer ngayong umaga. Siya lang naman ang boses sa awiting Ikaw at Ako. Ikaw at Ako! At from Cagayan de Oro's radio personality to a local TV host, at ngayon ay ganap na siyang isang recording artist under Galaxy Records. Yes! Let us all welcome! TJ Monterde. Hello! Good morning once again sa lahat. Monterde. Salamat sa pag-guest sa akin dito. Yung kinanta mo kanina. Monterde, tama ba? Monterde? Monterde. Ako ba, kami ni ate dyan nakikinig sa'yo kanina. Kilig na kami. Banat pa lang. Unang banat pa lang, di ba? Hindi, pagpasok pa lang natin, kinilig na ako agad eh. Ikaw. Ay, hindi ka ba? Sige na nga. Ako na nga lang. Sige. Oh, wait lang. Yung kinanta mo kanina, yun yung Ikaw at Ako. Yung carrier single. Yun din yung title ng album. Ikaw at Ako. Ikaw at Ako. Yes po. Pero yung mga songs mo, anong type na yun? At ikaw din ba sumusulat ng mga kanta mo? Most of my songs. Sa, marami ako nasusulat, pero sa album namin, under Galaxy Records, we made an agreement na parang 6 covers kami. Okay. Covers meaning parang songs ng ibang artists. Gagawin ko ng version. Tapos 5 sa mga sinulat ko, binigyan nila lang chance na mapublish namin. So, 5 originals and 6 OPM songs. Pero with this album, totally nag-agree talaga kami na dapat lahat OPM. Yes. Kasi personally, I'm an advocate of OPM. Yes. So lahat ng content nito is OPM. Yan OPM. Yung mga originals galing sa akin, yung 6 ay galing sa mga songwriters. Is this your first album? Yes, first album. Carrier album. Nice. Pero before ba talaga, nagsumal ka ba sa mga singing contest? No. Yes. Hindi eh. That's why yung mga friends ko na sumali sa mga singing contest, sa mga nanalo. Parang sobrang ano ako, parang I salute you guys. Kasi parang wala ko ng guts ng ganun eh. Pero, so ikaw, sila naghanap para sa'yo? Parang no. I started off, dati sinimulan ko siya sa, I never really wrote songs before. I mean, hindi ko pinapakita. I never sing in public. Pag when I'm alone, I go to my room in Cagayan de Oro, I write and it just, it's all emotions on paper. Pero kailan nag-start? Yung ganyan na Sure, 2007 ilang taong ka nun? 17, 18. Bata ka pa. Pero yung pagpe-perform mo, pagganta sa career mo, ilang taon ka? Mga 3 years, roughly 3 years pa lang. Kasi in CDO, they know me as TJ the TV host, not TJ the singer. So parang ganun. Pero aside sa pagganta, ano yung mga kinahihiligan mo? Ano yung trabaho mo? Ano? Ngayon totally focus kami sa album promotion. Career talaga. Career talaga. And on the side also do, kasi dati nila akong DJ, so I also do voiceovers. So doon nila nalaman na kumakanta ka. Nag-start ka kasi sa magandang boses, of course, pagka VJ.
DJ, o DJ, di ba? Malalim talaga ang poses. Pero yung sinasabi ng ilan, di ba, nagko-compose ka. Mm-hmm. May ilan sinasabi na kapag nagko-compose daw, may inspirasyon. Oh, okay. Sino ba yung inspirasyon mo sa buhay? Huwag mo sabihin ako, ha? Huwag mo sabihin yung katabi mo, ha? Baka sa susunod siya. Pwede. Marami akong naging inspirasyon. Hindi lang din personal yung mga ginagawa ko, hindi. I also talk to other people at kumukuha ako ng inspiration from them. Kunwari, may friend ako, sobrang broken. She tells me her story and I write about it. Parang gano'n. Oh. Pero mostly, akin din. Personally.